Hello mga kids! Ako po si Teacher Jonna, ang kindergarten teacher sa Paaralang Real Elementary School, SDO Bacoor City. Narito ako upang bahaginan kayo ng isang maikling kwento. Ang pamagat ng aking kwento ay Ang Tumanggong at ang Mga Ubas. Ito ay muling isinalaysay ni Boots S.A. Pastor. Handa na ba kayong makinig? Sa gubat ay maraming halaman at punong kahoy na namumunga. Sa gubat din ay nakatira ang iba't ibang hayop. Kabilang sa mga ito ang tumanggong. Isang umaga ay lumabas ng kanyang lungga ang tumanggong. Nagugutom na siya. Sa halip na makipag-agawan sa ibang hayop sa pagkuha ng mga bunga sa gubat, ay nagpasya siyang maghanap ng pagkain sa ibang lugar. Narating ng tumanggong ang gilid ng gubat. Sa malapit ay isang malawak na patanima ng ubas. Hitik sa mga hinog at mapipintog na bunga ang mga baging na gumagapang sa hilera ng mga balag. Natakam at lalong nagutom ang tumanggong. Tumalon ang tumanggong upang abutin ang mga bunga, ngunit sadyang mataas ang mga balag. Lumipat ang tumanggong sa kabilang balag. Mataas ang kanyang ginawang pagtalon, ngunit hindi pa rin niya maabot ang mga nakabitin na bunga. Nagpalipat-lipat ang tumanggong sa mga balag, ngunit gaano man kataas ang kanyang pagtalon ay hindi niya talaga maabot ang mga bunga. Sa bandang huli ay sumuko rin ang tumanggong at umalis na lamang. Naka, wag na lang, maasim naman yata mga ubas na yun, aniya sa sarili. Ang aral ng kwentong ito ay, huwag mayamot kapag naging talunan, tanggapin ang kabiguan o pagkatalo ng maluwag sa dibdib. Huwag isiping ang mga bagay na hindi makamtan ay walang kwenta. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po!